Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi tatakbo sa anumang pambansang posisyon si Davao City Mayor Sara Duterte. Yan ang idineklara ng anak ng Pangulo sa GMA News ngayong araw. Sabi rin ng presidential daughter, hindi niya susuportahan ang tambalang Bongo at Rodrigo Duterte. Pero iba ang hinala ng ilang miyembro ng kabilang paksyon ng BTP Laban. Yan ang tinutukan ni Joseph Morong. Hindi tatakbo si Davao City Mayor Sara Duterte sa anumang national position sa eleksyon 2022. Kasunod ito ng pagtanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa nominasyon ng PDP Laban Cusi faction bilang vice presidential candidate at presidential candidate naman si Senador Bongo. Sabi ni Mayor Sara, may kasunduan sila ng kanyang ama na isa lamang ang tatakbo sa national position sa 2022. First of all, Mayor Sara is very grateful and thankful sa lahat ng mga supporters niya. They want Mayor Sara to be the next president of the Philippines. However, nakita natin yung recent development and yun yung agreement nila. Sabi ni Mayor Sara, nang huli daw niyang makausap ang Pangulo, ang Go-Duterte tandem ang Plan A. Plan B daw ay Vice President si Go. Pero sabi ni PDP Laban, Executive Director Ron Monsayak, may mga naghihinala sa kanilang paksyo ng PDP Laban na smokescreen lamang daw ang hindi pagtakbo ni Mayor Duterte. Ipinunto ni Monsayak na hanggang October 8 ang filing ng Certificate of Candidacy at pwede pang substitution ng kandidato hanggang Nobyembre. Tinanong din namin si Mayor Sara kung estratehiya lang ba ito at kalaunan ay magsasubstitute siya kay Senador Bongo o di kaya naman ay kay Pangulong Rodrigo Duterte tulad ng ginawa ng kanyang ama noong 2016 presidential elections. Sabi ni Mayor Sara, hindi raw siya miyembro ng PDP Laban. Magbabago pa kaya ang kanyang isip bago ang deadline ng substitution sa November 15. Hindi raw siya makakasubstitute dahil hindi raw siya miyembro ng anumang national party. Mayor Sara is a very straightforward person and we really should take her word for what it is. Dagdag pa ni Mayor Sara, hindi rin daw niya susuportahan ang Go-Duterte tandem. Sabi niya, no, I will not share my light this time. Noong 2019 senatorial election, sinuportahan ng hugpong ng pagbabago ang mga kandidato ng PDP Laban. As her father, she will always support PRRD. No? Theirs is father-daughter relationship that, as with any father-daughter relationship, will remain strong notwithstanding the external circumstances. No? Politically speaking, Mayor Sara has been very vocal that she has or does not want to have anything to do with the PDP campaign. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang, si Go at si Cusi. Joseph Morong, nakatutok, 24 Oras. Kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Jolina kahapon, tinangay ng baha ang isang bahay sa Batangas. Ang navideohang pangyayari sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive! Tulong po. Ano po ang baha? Buhay ko ng 14 anyos na si John Lester Panya sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Jolina kahapon. Pinasok na ng tubig galing ilog ang kanilang bahay at inabot na ang kanilang mga gamit. Pero maya-maya lang, may biglang narinig si JL sa labas ng kanilang bahay. Yan, nadadala ang bahay ni tatay. Yun, nadala. May tumamang malaking troso sa paanan ng isa sa mga bahay, kaya tuluyan na itong tumagilid at tinangay ng rumaragas ang baha. Dalang bahay, kakaawa si tatay. Nadala na ang bahay. Dinala ng baha ang bahay sa mga puno ng niyog kung saan tuluyan na itong nawasak. Bigla pong may lumagotok sa bahay ni natatay. Nung lumagotok po, binidyohan ko, lumapit po ako, tinagtag ko po sa plastic yung cellphone. Tinangay po paparoon, tapos nung nandini na po, tsaka po nagkahiwa-hiwalay. Inabutan namin ang 71 taong gulang na si Danilo Reyes Linas habang naghahanap ng mga bagay na pwedeng pakinabangan sa kanyang nawasak na bahay. Ang pinaghirapan niyang itayo sa loob ng 7 taon na wala sa isang iglap. May nakuha pa kayong gamit? Ito, pero kutsara, wala. Wala akong makita ang kutsara o ano. Tasa, wala kang makita. Yan, plato na lang. Oo. May mga taong gustong tumulong, kung puso ko po naman tatanggapin.
huwag na lang din kayo. Nakakahiya naman din sa mga tao. Si Marie Cris na umakyat sa bubong ng kapitbahay para makaligtas sa baha kahapon, bumalik sa kanilang bahay at inabutan naming naglilinis ng putik sa kanyang mga gamit. Ngayon, ganito uli yung aming sinapit. Napakahirap po sa amin. Ganito nga kalalim ang ilog dito sa barangay San Isidro na umapaw kahapon sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Julina na nagdulot ng katakot-takot na perwiso. Nangangambangin ng mga residente sa mga posibleng mangyari sakaling tumama ang isang bagong bagyo. Patay naman ang isang construction worker na si Mark D. Pamplangge matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Laurel, Batangas sa kasagsagan ng pagdaanan ng bagyo. Sinikap po ng ating mga kapulisan at ng mga tao sa paligid na ito po ay hukayin. Ngunit po sa kasamang palad nung ating pong itong namakuha ay ito po ay wala ng buhay. Namigay naman ng tulong ang PNP Pro-4A Officers Ladies Club sa mayigit 100 pamilya na in-evacuate sa Lobo Elementary School dahil sa bagyo. John Consulta, nakatutok 24 oras. Siyam na beses nag-landfall o ika ngay tumama sa kalupaan ng Bagyong Julina na humagupit sa katimugang Luzon at Silangang Visayas. Kasunod niyan ang Bagyong Kiko naman na nag-iipon ng lakas ngayon sa karagatan habang papalapit sa Northern Luzon. Alamin natin ang pinakahuling balita tungkol sa dalawang bagyo na yan mula kay pag-asa weather specialist Raymond Ordinario. Excuse me po. Raymond, magandang gabi sa inyo dyan. Yes po, magandang gabi rin po, Sir Mike. At sa ating mga taga-subaybay. Okay, pakisabi unang-una, anong mga signal lang meron sa anong mga lugar dahil sa paglapit ng bagyong Kiko? Yes, Sir Mike. Excuse me, tsaka, excuse me, Raymond. Isang tanong na lang para tuloy-tuloy na ang sagot mo. At anong mga paghahandaan kailangan gawin ng mga tao sa mga lugar na yan? Raymond? Yes, Sir Mike. Ito po, dahil nga kay papalapit ng bagyong Kiko, nakataas po ngayon ang babala ng bagyo bilang isa dyan po sa probinsya ng Batanes, Cagayan, Babuyan Island, northeastern portion ng Apayao at northeastern portion ng Isabela. Sa paghahanda naman, Sir Mike, ito nakikita natin na itong bagyong si Kiko ay meron dalang malakas na hangin at maraming dalang tubig malapit sa gitna. So nakikita natin, itong mga areas na nabanggit natin ay dapat paghandaan ito posibleng epekto nitong malakas na hangin na dala ng bagyong si Kiko at the same time may mga pag-ulan po especially pag dumaan dyan sa may area ng Cagayan. Sir Mike? So yung mga tiga Cagayan dapat mag-ingat. Okay, nasaan ngayon yung sentro o gitna ng bagyong Kiko? At gano'ng kalaking posibilidad na lalakas pa yan at magiging, kung tawagin ninyo dyan sa pag-asa, super typhoon? Yes, Sir Mike. So nakikita natin, no, as of 4 p.m., ito ay nasa layong 550 kilometers sa may silangan ng Baler Aurora. Yung daglay na hangin ito ay aabot ng 195 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na aabot ng 240 kilometers per hour. So ito ay kumikilos din ng west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, Sir Mike, nasa 195 kilometers per hour ito na dalang hangin at ito'y nasa karagatan pa rin kaya may posibilidad na lumakas pa ito. Hindi natin i-rule out ang possibility na maging super typhoon pero nakikita natin, Sir Mike, na kapag lapit ito dito sa Cagayan area o Northern Cagayan area, ay bahagya itong ihina. Ngunit yung ating pong laging pinapaalala sa ating mga kabayan, 195 kilometers per hour na lakas ng hangin ay maaari na po magdulot ng malawakang panganib o disaster dyan po sa area ng Batanes at Cagayan po. Mariose, panlakas na bagyo niya, no? Oo, Raymond. Yung mga nanonood ngayon ng 24 oras sa kanilang mga television, tignan niyo naman yung mapa. Oo, tignan niyo naman yung bilog na kulay puti na napakalawak. Raymond, saan-saan dadaan yung bagyong Kiko na yan? At anong mga lugar ang maapektuhan ng daluyong, kung meron man, at malalaking alon? Sa ngayon, Sir Mike, base sa ating latest forecast track, so babaybay ito dito sa dulong bahagi ng Cagayan at babaybay niya itong isla ng Kalayan at Babuyan Island. So dito natin siya nakitang dadaan at posibleng naman dito sa may south of Batanes. Ito po yung sentro, pero dahil nga po medyo may kalakihan itong bagyo at radius of 200 kilometers, maapektuhan din po nito itong area ng Ilocos Norte at Cagayan province po. Kaya ito po yung mga pinag-iingat natin mga lugar dahil nga po may kalakasan. Ito po ang mapaparating na bagyong Kiko. O, pag-usapan naman natin yung Julina, Raymond. Oo, ano ang pinakahuling balita tungkol kay Julina? At ano ito? Sa West Philippines, palabas na ba ito? Nasaan ang bagyong Julina sa mga sandaling ito?
Ngayon, sir, may gustong bagyong Julie na binabantayan na natin dahil anytime ngayong gabi ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility over the West Philippine Sea. So, hindi natin makakapekto sa anumang bahagi ng ating bansa at dahil din sa dahil nga tayo ay nasa pagitan ng dalawang bagyo ay nagkaroon tayo ng maaliwara sa panahon buong araw dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon area, Sir Mike. Maraming salamat sa inyo dyan sa PAGASA, ang PAGASA Weather Specialist na si Raymond Ordinario. Iniimbestigahan ang ugat ng hawaan ng COVID-19 sa isang bahay ampunan sa Quezon City. Mahigit 100 bata na inaalagaan sa pasilidad ang nagpositibo bukod pa sa staff ng ampunan. Nakatutok si Emil Sumangil. Kinumpirma ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na tinamaan ng COVID-19 ang halos lahat ng mga menor de edad at mga tauhan ng isang bahay ampunan na pinatatakbo ng isang NGO o non-governmental organization. Ayon kay Belmonte, sa kabuuang 168 na nasa loob ng orphanage na ito, nasa 143 ang nag-positive, 111 sa kanila, mga menor de edad. Batay sa investigasyon ng Quezon City Epidemiology Surveillance Unit, August 19 paumano, nang maitala ang unang positive case sa orphanage. Pero hindi raw agad na itimbre sa kanila, kaya nitong linggo lang sila nakapagsagawa ng mass testing at contact tracing sa bahay ampunan. Matagal na raw hindi tumatanggap ng outsider o bisita ang orphanage, pero nitong nakalipas na Agosto, ilang tauhan daw nito ang lumabas ng compound para magpabakuna. Nalaman po ng ating pungseso na may tatlong staff na nagpabakuna. So that is the only time na lumabas po ang staff mula po sa orphanage dahil sila po ay isang bubble, no? At ang suspicion ngayon ng CESU is one of those staff already had the virus, no? Kaya pagbalik doon sa bahay ampunan, marahil ay isa sa mga staff na yon ang nanghawa doon sa mga iba't iba pang mga tao sa bahay ampunan. Nakausap ng GMA News ang legal counsel ng Gentle Hands Orphanage. Nag-iimbestiga na rin daw sila para alamin ang ugat ng pagkalat ng virus. We have not received any visitors at all due to the fact that some of the children are immunocompromised and we have prohibited non-members of the staff from going inside the facility. We had no person going in or out. Tiniyak ng bahay ampunan na minomonitor nilang lahat ang mga nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Gentle Hands is equipped to treat the patient and we have several doctors and medical professionals coordinating with us. Nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng 14 na araw na lockdown sa lugar. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Pinanindigan ni Ombudsman Samuel Martires na hindi pwedeng basta-basta ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Duterte. Isinusulong din niya ang mas mabigat na parusa sa mga magkokomento sa SALN ng mga opisyal. Nakatutok si Cedric Castillo. Punahin, batikusin at kahit pa kuyugin siya sa social media, hindi raw magpapatinag si Ombudsman Samuel Martires sa mga panawagan na i-release niya ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Duterte. Pinanindigan ito ni Martires sa pagdinig ng 2022 proposed budget ng Office of the Ombudsman. I will not yield to public opinion to release the SALN of any official in violation of the very memorandum circular number 1 that I issued your honor. I am sorry to say that. Alinsunod sa memorandum circular number 1 ng Office of the Ombudsman, ilalabas lamang ang kopya ng SALN ng isang opisyal o empleyado ng gobyerno kung siya mismo ang nagre-request nito, kung may utos ng korte para sa isang pending case o kung galing ang request sa Field Investigation Unit ng Office of the Ombudsman. Kung ibang tao naman ang nagre-request, kailangang may notaryadong letter of authorization mula sa declarant o may-ari ng SALN. Sinusubukan paraming kuna ng pahayag ang Malacanang, pero dati na nitong sinabi na ipinauubayan na nito sa Office of the Ombudsman ang pagre-release ng SALN ni Pangulong Duterte. Pero ayon sa Ombudsman, wala pa akong report sa akin that there is an authority from the Office of the President. But I'd like to assure you that the Office of the President, the President himself has updated the complete SALN on file with the Office of the Ombudsman.
until 2020. Okay. Para mabigyang linaw ang paglalabas ng SALN, magsusumite ng proposed draft bill ang Office of the Ombudsman para amyendahan ang RA 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards. The provisions of 6713 is very clear. Napakaliwanag, only for publication. Walang komentaryo. That is the transparency of that we need. So what I am proposing is to make stringent our penalties that anyone who makes a comment on the SALN of a particular government official and employee must likewise be liable for at least an imprisonment of not less than 5 years. No more, no less. And to authorize the repositories of the SALN to release the SALN. Because right now, napakalabo po. Hindi po ba napaka-dangerous noon na i-penalize natin ang ating mga mamamayan kung nagtatanong sila, because guaranteed naman po sa ating konstitusyon na meron silang freedom of expression. Walang tugon dito si Martires. 3.97 billion pesos ang proposed budget para sa 2022 ng Office of the Ombudsman. Mas mababa ito ng 700 million pesos kumpara sa 2021 budget. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 60 tonelada na basura ang nahakot mula sa mga pumping station na humihigop ng baha sa Metro Manila. Sa dami ng basura, bumigay ang pangsalok ng basura sa pumping station. At yan ang tinutukan ni John Veneracion. Ang basurang itinapon sa mga estero, dito na pupunta at sa iba pang pumping station sa Metro Manila. At kapag maulan, katulad kahapon, bumabara yan. Kahapon, naging problema na naman ang napakaraming basura sa Tripa de Galina pumping station. Pinababawasan yung capacity ng pumps namin. Pag may basura, halos sa 80% na lang ang napapumps namin na tubig. Ang epekto po nun, mabilis tayong mataasan ng tubig. Tinatayang nasa 2 tonelada ng basura ang nakolekta mula rito sa Tripa de Galina pumping station. Basurang inanod sa kasagsagan ng pag-ulan kahapon. Hindi pa naman daw ganun kadami yan kung ikukumpara sa mga basurang nakolekta sa mga pagbaha noon. Pero naging dahilan pa rin yan para masira ang kagamitan ng pumping station. Nasira ang trash rake ng Tripa de Galina pumping station na taga-salok ng basura. Ito pa naman ang pinakamalaking pumping station sa Metro Manila. Para malaman kung paano mapapaandar ito muli, kailangan ng tulong ng special team ng MMDA. Sila ang mga tinatawag na diver. Isa rito si Gary Makiling. Sinisid niya ang maitim at mabahong tubig sa estero para masilip ang ilalim ng pumping station. May kalumaan na ang kanilang gamit. Ordinaryong t-shirt at shorts lang din ang kanyang suot. Nung bago akong turuan, hindi ako sanay. Pag ano ko na ito, mabibitawan ko, makakainom ka kasi hihinga ka eh. Sa 5 taon na ganito ang hanap buhay, nasanay na rin daw si Gary sa samot-saring dumi, sa ibabaw at ilalim ng mga estero. Yung amoy, kapit sa katawan. Lalo na pag may naano pa dyan na ano, yung... Hindi na masasabi na galing sa tao. Makapal na basura na bubara sa ilalim ang nakitang sanhi ni Gary, kaya nasira ang trash rake ng Tripa de Galina pumping station. Sa kabuuan, 67 tonelada ng basura na dala ng mga pag-ulan kahapon ang nahakot mula sa lahat ng pumping station sa Metro Manila. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Patunay sa bisa ng mga bakuna ang lubhang mababang bilang ng mga bakunado na tinamaan po ng COVID-19. Pero paalala ng Food and Drug Administration, hindi porke bakunado na ay pwede nang magpakakampante sa mga health protocol. Yan po ang tinutukan ni Leigh Alvin. Nakabantay ang Food and Drug Administration sa suspected adverse effects ng bakuna kontra COVID-19. Sa datos as of August 29, 18 lamang sa bawat 10,000 vaccine dose na itinurok ang nagulat ng suspected adverse reaction. Karamihan ay non-serious. 6 sa bawat 100,000 doses lamang ang serious. Meron tayong 2,000 na serious events, meaning kailangang ma-hospital ng isang araw, for example, yung pasyente or manggamot. Bago naka-uwi. So meron tayong maliit na percentage ng mga serious adverse events.
But again, still very, very low. Mahigpit na paalala ng Food and Drug Administration, huwag bitawan ng pag-iingat kahit bakunado na dahil hindi ito garantiyang ligtas na sa COVID-19. Sa report sa FDA, 1,135 vaccinated individuals ang nagka-COVID-19, 106 sa kanila ang namatay. Nasa 242 dito ang tinatawag na breakthrough infections o yung mga nagka-COVID kahit fully vaccinated na ng mahigit 14 na araw. 0.0017% ito ng kabuuang fully vaccinated individuals o 17 sa kada 1,000,000 bakunado. 5 sa kanila ang namatay. Lahat ay senior citizens na ang ilan ay may comorbidities. Meron pa rin po few that will naturally that will get the disease, no, even if they were vaccinated, just because it will not work 100% for everybody. But it does work for the great majority of people, and it protects them from severe illness and death. Sa National Capital Region na may pinakamataas na vaccination coverage, 4 na syudad daw ang malapit na sa downward trend ng COVID cases. Ito ang Navotas, Las Piñas, Malabon at Pasay, base sa datos ng DOH na sinuri ng Octa Research. Nagtala raw ang mga ito ng negative growth rate sa nakalipas na 1 linggo. Ibig sabihin, bumaba ang bilang ng mga bagong kaso. Leah Alves, Nakatutok, 24 Oras. Nababahala ang mga tumatawid sa Filcoa sa Commonwealth Avenue. Ang isang footbridge kasi doon, umuugaraw tuwing malakas ang hangin at may dumaraang malalaking sasakyan. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Araw-araw tinatawid ni Aiko ang footbridge na ito sa Filcoa, Commonwealth Avenue, Quezon City, para marating ang pinagtatrabahuan. May kaba ang bawat pagtawid sa pag-uga ng overpass, lalo na kung maraming taong dumaraan o kung malakas ang hangin. Pag dumadaan ako, lagi na lang po ako sa gilid para hindi ko nafe-feel na parang umuuga-uga po. Ano yung kinakatakot mo? Baka po biglang mag-collapse kasi. Ramdam din daw kung matapakan sa paglalakad ang mga bitak ng semento dito. Kapag marami na dumadaan, parang lumilindon na naramdaman mo yung ano na parang aalog siya. Kapag may malakas na ano, umahangin siya, maramdaman mo na doon. Asa kayong mga sasakyan na dumaan ng mga malalaki, maramdaman mo na. Ayon pa kay Marco, nagsimula raw umalog ang pedestrian overpass nang tanggalin ang poste sa ilalim nito nang simula ng MRT3 construction. Kamakailan naglagay ng kapalit na poste, pero ramdam pa rin daw ang pag-uga. Nakapatong na yung ano dyan, yung pinalit na poste. Hindi katulad dati na solid eh. Ayon kay Engineer Florencio Padernal ng Philippine Institute of Civil Engineer, natural daw ang may maramdamang paggalaw sa mga steel bridges. Pero dapat alamin kung tama ang disenyo ng ipinalit na poste. Kung pinalitan, dapat nag-compute pa rin sila. They should have computed it, yung loading. Pero ito, hindi na mawalan naman vehicle. Dapat hindi. It's not a big problem kung tao lang . Nagpadala na ng mga engineers si MMDA Chair Benher Abalos para inspeksyonin ito. Ngayon pala, pinapamadali ko na. Importante ito, hindi biro ito. Kung ganyan ang sumbong, ano, importante ma-action ng kagad. Ang pedestrian overpass na ito dito sa May Filcoa ang tanging madaraanan para matawid ang bahaging ito ng Commonwealth Avenue. Dahil yung susunod na pedestrian overpass, masyado ng malayo. Dahil walang ibang malapit na tawiran, si Aiko halimbawa kahit kinakabahan sa bawat araw na paglakad dito, napipilitang dito pa rin dumaan. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Patong-patong na dagok ang pinasan ng 5 Pinay domestic helper sa kamay ng kanilang amo na isa pa namang dating general sa Saudi Arabia. Sinasaktan na, pinagbabalot pa raw ng illegal na droga. Yan po ang tinutukan ni JP Soriano. Putok ang labi at sugatan ng ilong ng OFW na si Ellie Mae sa larawang ito. Tanda raw ng pagmamalupit na dinanas sa kanya mga amo sa Riyadh, Saudi Arabia. Isa lang si Ellie Mae sa 5 domestic helper na pinagmalupitan umano ng kanilang amo na isang dating general sa Saudi, pati ng misis at mga anak nito. Ayan po yung sa pagsampal po sa akin ng tsinelas po na goma. Pinagsisipan na lang po ako sa ari ng ilang beses. Hindi ko po alam kung ano pong dahilan. Minsan daw, ang kanilang amo tinutulungan pa ng isang Pilipinong mayordoma. Bilang mayordoma, siya yung inuutusan ng amo yung babae na saktan kayo sa harap niya. Yes po ma'am, kasi pag hindi niya po sinunod, siya po ang sasaktan.
Ang isa pang OFW na si Annalyn, hindi lang daw sinasaktan. Hindi ko po sukat akalain na yung magiging trabaho ko doon, na isa pala akong babalot ng droga niya. At pag hindi po ako sumunod, sinasabunutan po ako at susunugin ng sigarilyo. Hanggang sa naisip daw nila na kuna ng video ang paggamit at pag-iimbak ng illegal na droga ang anak ng kanilang amo. Nagbanta raw sila sa kanilang amo na ipapakalat ng kanilang mga kaanak ang video kung may mangyaring masama sa kanila. Dito na raw sila inihatid ng kanilang amo sa labor office sa Riyadh. Pasipalaran na lang po yan kung ano ang mangyayari sa amin. Kung mapatay man nila kami, alam ng pamilya namin. Nagbigay naman daw ng tig 12,000 Saudi Riyal o mahigit 150,000 pesos na danyos sa bawat isang OFW ang kanilang amo, kasama na ang mga kulang na sahod. Pero ang pamasahin nila pauwi ng Pilipinas, inawas pa sa pera nila. Ang ikinababahala raw ng mga Pinay workers, ang ilang Pilipinong pumalit sa kanila nang sila ay nakaalis na ng bahay ng kanilang amo sa Riyadh. Bakit nakakakuha pa rin hanggang ngayon ng kasambahay itong halimaw na general at yung kanyang halimaw na asawa, di ba? Parang basic question yun eh. Sana alisin na rin nila at itulungan yung natitira pang mga Pilipinong nandoon. Ayon naman kay POEA Administrator Bernard Olalia, bagamat may mga isolated cases na kagaya raw nito, patuloy naman daw ang ginagawang verification process para matiyak na mga karapat dapat lang na employers ang mapipili na mapadalhan ng mga Pilipinong manggagawa. Patuloy pa rin kinukuha ng GMA News ang paliwanag ng mga recruitment agencies na mga inabusong Pinay workers. JP Soriano, Nakatuto, 24 Oras. Pagod, nakakalulang dami ng trabaho o di kaya nagkakasakit na. Yan daw ang mga dahilan kung bakit nagbitiw na o nag-resign ang mga nurse sa Philippine General Hospital o PGH. At ngayong sagad na rin ang kakayahan ng PGH, malalagasan pa sila ng 11 volunteer na doktor na hindi na pipirma ng bagong kontrata. Hindi na po magre-renew. Yan ang tinutukan ni Marie Sumali. Sa gitna ng kakulangan sa healthcare worker habang patuloy pa rin ang pagdami ng COVID cases sa bansa, mababawasan pa ng 11 doktor ang Philippine General Hospital na isa pa naman sa pangunahing COVID referral center sa bansa. Hindi na raw nag-renew ng kontrata ang 11 sa 22 volunteer doctor ng DOH na nakatalaga sa PGH. They decided not to renew their contract. Apparently, most of these doctors would like to pursue presidency training already. We have some nurses na nag-resign din po, may along pagod. Medyo nakaka-overwhelm din yung trabaho sa PGH at siguro iba rin baka nagkakasakit. Malaki raw ang epekto nito sa kakayahan ng PGH na matugunan ang patuloy na pagdating ng mga kaso ng COVID sa kanilang ospital. Lalo pumapalo na raw sa 65 to 70% ng mga pasyente na naka-admit sa kanila ngayon ay nasa severe to critical na. Kaya't mas nangangailangan daw ito ng iba yung pag-aalaga ng mga doktor at nurse. We do not want to compromise the care that we deliver to our patients, no? Kasi yung kung may sakit sila, kailangan talaga matutukan. We're really trying our best. We have to cut down on our non-COVID elective cases. Kumukuha na rin daw ang PGH ng mga doktor mula sa ibang department para tumulong sa pagtugon sa COVID cases. Puno po ang PGH ng aming pong 300 beds na allotted for COVID ay puno or full capacity, and then there are about 30 patients na nasa emergency room na kailangan din maipasok sa ospital. Ang ganitong sitwasyon hindi lang sa PGH nangyayari dahil patuloy pa rin itong nararanasan maging ng ibang marami pang pribadong ospital. Halos punong-puno ngayon talaga. Baka umaabot niya ng almost 100%. Why? Kasi ang mga healthcare workers natin affected na rin, no? Na may mga infection din, may naku-COVID din eh. In effect, ano yun? Nare-reduce yung number of deaths ng hospital. Ayon kay DOH Undersecretary Leopoldo Vega, nasa high risk na ang healthcare utilization rate ng bansa na nasa 70%, habang 69% naman sa NCR, 75% naman ang ICU utilization sa buong bansa, habang 73% sa NCR.
Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Binasag na ni Paolo Contis ang kanyang katahimikan kaugnay sa hiwalayan nila ni LJ Reyes. Nag-sorry din siya sa aktres at sa iba pang taong nadadamay sa issue at may nilinaw sa alegasyon ng pagkakaroon ng third party. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Sa isang mahabang post sa social media, idinaan ng aktor na si Paolo Contis ang pagsagot sa iba't ibang isyung iniuugnay sa kanya sa hiwalayan nila ng aktres na si LJ Reyes. Una, itinanggi niya ang aligasyon na paggamit ng droga at pananakit kina LJ at sa mga bata patungkol sa pagkakaroon ng third party. Inamin ni Paolo na naging marupok daw siya sa ilang taon nilang pagsasama at ikinahihiya niya raw ang mga nagawa niya. Pero nilinaw niya na hindi ang aktres na si Yen Santos ang dahilan ng kanilang breakup. Matagal na raw silang hindi okay ni LJ at yun ay dahil lang din sa kanya. Dumepensa rin si Paolo nang makita siya sa Baguio kasama si Yen. Pumunta raw siya roon para makapag-isip-isip nang lumipad pa Amerika sina LJ at ang mga bata. Inimbitahan niya raw roon si Yen at pumunta raw bilang kaibigan. Hindi rin daw niya naisip na madadamay ng ganito si Yen. At nagsosorry siya dahil dito. Sa dulo ng post, nagsorry si Paolo sa kanyang anak na si Summer na sobra niya raw namimiss. Sabi pa ni Paolo, lagi lang daw siyang nandyan para sa anak. Nagsorry din si Paolo dahil sa anyay pagbigo sa anak ni LJ na si Aki. At para kay LJ, humingi rin siya ng kapatawaran para sa lahat-lahat. Naiintindihan at nirerespeto niya raw ang desisyon nitong pumunta sa Amerika. Pero sana raw ay makapag-usap sila ng maayos para sa mga bata. Sa ngayon, sinisikap daw muna ni Paolo na ayusin ang sarili habang natututo rin siya. Sa mga nangyari, humihingi rin muna siya ng privacy at prayers para sa kanilang lahat. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for my chika from home ngayong Thursday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Sir Mike, Miss Vicky. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan. Walang pinuprotektahan. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. We'll be right back.